Ngayong araw po sa Malasakit at Work, tutulungan natin ang isang ama na hirap na sa kanyang kalagayan dahil sa kanyang sakit. Ayon kasi sa doktor, kapag hindi pa niya naisagawa ang mga kinakailangang tests, maaring ilang ba na lamang siyang tatagal sa mundo. Kung ano ang kanyang sakit at kalagayan, panoorin po natin. Disyembre nang ma-diagnose ang 57 taong gulang na si Celso Andales na may sakit sa lapay at bato sa kanyang abdo. Ayon sa kanyang anak na si Rica, ipinasuri nila sa doktor ang kanyang ama dahil sa walang tigil na pananakit ng tiyan nito. Pinagawan po kami ng mga laboratory, ultrasound. Tapos bumalik po kami, nakita po yung findings na sinabi sa amin ng doktor. Ayon sa spesyalista na sumuri sa kanyang ama, kailangan muna nilang ipagawa ang endoscopic retrograde cholangiopancreatography o ERCP bago isailalim sa operasyon ang kanyang ama. Kasi yung puta ang delikado sa kanya yung RCPC para daw makuha yung batong sa may abdo. Tinapat na rin sila ng doktor na kapag hindi kaagad nagawa ang ERCP ay baka ilang buwan na lamang ang itagal ng kanilang ama. Malala na po daw sa kanya. Papa ko kaya sabi po sa amin, baka buwan lang daw po ako. Agad din silang inirefer ng doktor sa Rizal Medical Center para doon gawin ang ERCP ng kanyang ama. Subalit, ang malaki naman nilang problema ay kung saan sila kukuha ng pera na kanilang gagamitin para dito. Hinihingan po kami ng 20,000 sa RCPC po. Dinansfer po kami sa ibang hospital sa Rizal Hospital po. Doon daw po kasi ang pinakamura. Kasi wala rin yung kami kapera-pera. Kung kapatid ko lang po, na dalawa na construction worker, minsan po wala pong trabaho, may extra lang po. Ang mga gamot nga na iniinom ng kanilang ama ay nahihirapan pa silang tustusan. Asawa ko po may trabaho, nangihingi lang po ako sa kanya. Minsan po hindi po, minsan lang malapit na lang po sa mga chime po, tsaka sa pinsan. Nagbibigyan lang ang panggamot lang, tsaka masaya lang po. Nananawagan siya ngayon ng tulong sa Malasakit at Work para matugtugan pa ang buhay ng kanilang ama. Siyempre masakit sa akin bilang anak ko, kaya nga po ginagawa ko lahat para mabigay ko sa akin pa. Kamag-alala gagawin ko lahat para sa iyo. Gumaling ka lang, kahit mahirap, itiisin natin, kaya natin ito eh. Para po tugunan ang problemang iyan, makausap po natin ngayon sa linya ng telepono si Congressman Alfred De Los Santos ng Ang Provinciano Party List. Hello. Magandang hapon po, Congressman De Los Santos. Yes po, Congressman, you're on the air na po ngayon. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Ma'am Angelique, at magandang hapon din po sa mga nakikinig at nanonood ng inyong programa po. Opo, Congressman, ilalapit lang po namin sa inyo. Ito pong problema ng tatay ni Rica. Ano ho, kailangan po kasi niyang isailalim sa yung tinatawag na ERCP. Medyo may kamahalan po ito. Ano ho kaya ang may tutulong natin sa kanya? Una, Ma'am, pwede natin matulungan siya sa kanya mga hospital bills, sa paraan ng guarantee letter, and syempre ma'am, may mga financial support din tayong ibibigay kay Ma'am Rica po. Opo, kasi yung pong ERCP, ang nabanggit po ni Rica, nasa 20,000, ano ho. Pero andyan din po yung kanilang, yung pagbili po ng gamot, yung kanila pong, biro nyo, nilipat-lipat yes, po opo, sila opo. Sa nilipat-lipat sa iba't ibang ospital. Eh, ang hirap po kaya, ano, Congressman, baka ho pwede natin madagdagan yung financial assistance sa kanila. Yung ano ma'am, yung kanyang hospital bill, rest assured po, wala na po siyang iisipin dyan. Mm-hmm. We can pay it fully. Mm-hmm. At saka po yung mga pambili na po ng mga gamot at saka yung mga pang-recover niya, makikipag-usap po kami after siguro po natin mag-usap, makikipag-ugnayan po kami sa opisina ninyo para po makausap namin si Ma'am Rica kung ano pa po ang mga kailangan nila para po ma-determine namin ilan po yung ibibigiran ng financial support. Okay. Naku, Congressman, maraming salamat po sa inyo pong commitment na tulungan sila. Thank you so much po. At your service, Ma'am. At alam naman po natin na dapat pag yung tao nagpapagaling, hindi niya naiisipin yung problema ng mga bayarin. Kasi nga, sabi nga po natin, buhay nga po sa medical, patay naman po sa stress sa bayarin.
So makakasa po kayo na nandito po kami para tumulong. Ah, sige po, iintayin po ni Rica po ang tawag ng inyo pong opisina. Maraming salamat, Congressman De Los Santos. At magandang hapon po sa inyo. Yan po si Congressman Alfred De Los Santos ng Ang Probinsyano Party List. Sa mga nais pong dumulog sa ating programa, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page na PTV Malasakit at Work. Maaari kayong mag-message sa PTV Malasakit at Work at gmail.com. At huwag niyo rin pong kalimutang i-like, i-follow at i-share ang aming page. Muli, ang tunay na malasakit ay lagi at work.